Kumusta po ang bawat isa? So, matagal-tagal na rin hindi ako nakauwi, no? Ayan, so, nandito kami. Kasama yung aking mga taga-Maynila. At taga-Maynila na talaga ako nito. Gayun pa man, hindi na natin ito patatagalin. Sabagkat napakahalaga po yung bawat oras, minuto para sa Panginoon. Amen ba? Ngayon po, ipapakilala po natin yung ating speaker mula po sa, di ko alam kung talagang taga-Maynila ba talaga ito or taga-Saudi, no? Because siya po ay, ang kanyang pangalan po ay si Pastor Leo Pangalinan. Naligtas po siya through campus Crossing for Christ. Naging pastor po siya rin ko ng Lord sa Saudi. Ayan. Diba? Ganun kabuti yung Panginoon. Kaya katuwang po siya ng pastor, katuwang ng pastor at servant leader sa church council sa Blessed Hope Community Church. Kaya, di namin po lang kagaling. Tawagin po natin yung ating speaker na si Pastor Leon Pangalinan. Pastor, kayo na po ang oras. Salamat at salamat sa inyo at inimbitan nyo kami rito at naranasan namin. Naranasan namin ito sa buhay namin ng pinakamabiyayang pagsamba. Ayan, alam nyo habang ako ay sumasamba sa Panginoon, parang naririnig ko ang mga munting anghel kanina. Dito sa dilim, no? Sumisigaw ng papulit pa sa salamat dahil inaakay nila ako sa pagsamba. Kaya ng Panginoon at sa inyong lahat na nabigay ang sumasamba. At yung uling kinanta nga namin dati nun is child in, ano? Church in the Wildwood, no? Simbahan dito sa lugar na ito. Parang ito na yun eh, no? Yung Jesus Christ. Kung nalala nyo, meron kantang Church in the Wildwood, no? Na ang Panginoong Jesucristo ang sinasamba at tinubuli. At kayo, patuloy yung alagaan ng mga batang ito sa pananampalataya. Alam nyo, minsan ang sabi nila eh. Sabi ng isang Sunday school teacher eh, meron siyang tatlo at isang bata na ano, no? Tatlong matanda at isang bata na tuturuan sana. Nung tanungin siya ng pastor, sabi niya, ilan ba yung tinuturuan mo ngayon? Sabi niya, tatlong kalahati po. Sabi niya, sabi ng pastor sa kanya, hindi, mali ang bilang mo, hindi tatlong kalahati yan, no? Kundi isa at tatlong kalahati, no? Yung isang bata, actually, yan yung bilang ng kanilang isa. Sapagkat maraming taon pa sa kanilang buhay na pag-ibig ko na nila Panginoon, yung matatanda, pag-awanap na lang, di ba? O mga report na lang, ayan. So tayo yung mga kalahati, kaya ang dalangin ko, ang mga batang ito ay patuloy yung palakin. Of course, kayo, no? Hindi nyo nakakabayan, hindi nyo nakakabayan ang mga batang ito, hindi sila dapat sumunod sa iyo, hindi kayo susunod sa kaligtasan ng ating Panginoon. Kulihin na natin Panginoon, no? Ayan, no? Alam nyo, lagi ko merong kwento eh, kapag ako nagsisimula sa aking pangangaral. Meron lang isang ano, no? Meron isang bagong salatang kaluluwa na umakyat sa langit. Ayan, no? Umakyat sa langit. At ngayon ay nakaharap kay Pedro. Ayan. Hindi San Pedro. Lahat naman tayo ay santo na Panginoon, no? Kasama niya si Pedro at namasyal silang dalawa sa langit, magkahawak ang kamay at naglalakad-lakad sila. At narating nila ang isang malaking bulwaga na doon puno ng mga anghel. No? Yung isang malaking kwarto, isang malaking bulwaga. Huminto si San Pedro doon sa harap ng grupo ng mga anghel at nagsalita. Sabi niya, ito yung receiving department o silid tanggapan. No? Pagtanggap, ano yung tinatanggap dito? Tinatanggap ang lahat ng kahilingan at panalangin ng mga tao sa lupa. Yun daw ginagawa ng mga anghel na yun, no? At pinagmasdan ito nung ano, no, nung kaluluwa kasama ni San Pedro, nakita niya na talagang busy-busy yung mga anghel doon. Ang dami nilang ginagawa at sinosort out nila yung mga tinanggap nilang panalangin at ano, no?
request, no? Pinag-uugnayan nila ang mga nakasulat doon sa mga ano, no? Sa mga papel na yun, no? At nagpatuloy sila sa paglakad hanggang sa madahanan nila yung pangalawang ano, no? Pangalawang bulwagan at mayroong pangalawang grupo ng mga anghel. Marami rin yung mga anghel doon na nadahanan nila. Ano naman ito? Sabi mo kaniluwa kay Pedro. Sabi niya, ito naman yung packaging at delivery department. Ano yun, no? Dito, ang biyaya at pagpapala na hiniling nila sa Diyos ay, ang sabi niya, binabalot at pinapadeliver doon sa kalupahan sa mga nag-request. Ayan, packaging and delivery. Busy-busy sila, ang dami din nila. Ang dami nila gumagawa nun, no? Packaging and delivery. At nakita ko rin yung ano, no? Isang abala-abala sila at ang dami. Ang dami dinideliver na sagot sa panalangin. Oo. At hanggang sa lumampasan sila, dumako sila sa medyo malayo na yung bulwakan, no? At tahimik yung lugar na yun. Huminto ang kaluluwa doon at nakita niya ay isa lang yung anghel na nandun doon sa departamento niya. Ano po ito? Bakit nag-iisa tahimik kahit napakalaki na yung lugar? Ang sabi ni Pedro sa kanya, ito po yung acknowledgement department. Dito po yung ano, no? Hatid, papuri at pasasalamat department. Yun, no? At yun ang sabi ni San Pedro. Eh bakit tahimik po at bakit nag-iisa lamang yung acknowledgement department dito? Ang sabi niya, eh wala siyang ginagawa masyado eh. Kung konti lang daw yung dumarating ng pasasalamat at acknowledgement sa mga tinanggap nilang papuri. Nakakalungkot ang sabi ni Pedro, no? Sa departamento yun, no? At ang sabi niya, pagkatapos makatanggap ng sagot sa kanilang mga panalangin ng mga tao sa lupa, kakaunti ang nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos, ang sabi ni San Pedro, no? Nawa sa araw na ito ay gawing maging abala ng Panginoon ang ngayon doon at mag-recruit pa sila. Oo, no? Para makatanggap sila ng mga pasasalamat at papuri. Ayan, no? Lalaki na yung departamento yun, no? Patuloy natin ibalik ang pasasalamat at papuri sa Diyos, no? Ay sabit natin ito sa paanan ng Diyos. Huwag po yung tayo yung hihiling labang, ang sabi niya, no? Iparalat natin ang pasasalamat at papuri sa Diyos. Sa talong ko, yung araw na ito ay itinagda ng simbahan araw o linggo ng pasasalamat. Di po ba? Ayan, kaya kami nandito ito ngayon upang samahan namin ngayon sa papuri pasasalamat sa Panginoon, no? Alam mo, espesyal ang araw na ito para sa Panginoon, hindi sa lahat at para sa inyo, at gawin natin makabuluhan at gawin natin itong pulo-pulo ng papuri at pasasalamat. Pero ang layo talaga ng lugar niyo. At salamat sa Panginoon sapagkat nakarating namin dito, no? Kahit sa layo ay naranasan namin ang tunay na pagsamba. Hulihin na natin sa Panginoon. Kaya nga sa umbangan ito, patuloy natin saliksikin o check natin ang ating mga puso at buhay, no? Tanungin natin ang ating mga sarili. Sabi nga eh, ang tanong na gagawin natin sa ating sarili, puno ba o tuyot sa pasasalamat ang ating buhay, ang ating puso? Puno ba ng pasasalamat o tuyot? O tuyot ng pasasalamat? Tuyo sa pasasalamat ang aking puso, ang aking buhay. At tatanungin ko, meron ba kayong makipapahati na papuri pasasalamat doon sa nag-iisang anghel para mag-recruit sila ng marami pang anghel? Nawa ay dumami ang kanilang trabaho. No? At patuloy natin ilagay sa ating inisip, sa ating puso ang katanungan ito, malaking question mark. Puno ba ng o tuyo sa pasasalamat ang aking puso? Dalangin ko na mag-usap ngayon ang Panginoon sa bawat isa sa atin, sa inyo, sa amin din. At matutuwa natin kung paano mapapanatiling puno at hindi tuyo sa pasasalamat ang ating buhay, ang ating puso. No? At binasa na kanina ang salita ng Diyos sa awit
107 verses 1 to 9. Gusto mong buksan ninyo muli, no? Sinaran ninyo kanina yung inyong Biblia. Buksan ninyo muli ang inyong Biblia doon sa Psalm 107 verses 1 to 9, no? Ito po yung ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nung sila ay pinalaya mula sa Ehipto. No? Ito yung ginawa ng Panginoon sa kanila. At ito rin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating lahat. Kaya sumasahin ko rin ito sa Tagalog. Ang sabi nito, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat kayo mabuti, sapagkat ang kanyang kalandakan loob ay magpakailanman. Sabihin ngayon ang tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos na sa kamay ng kaaway at ang mga pinisan mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilagaan at mula sa timugan. Sila'y nagsilaboy sa ulilang. Sa ulilang landaw, sila'y hindi makasumpong ng bayang tahanan. Gustong matuaw ang kanilang kaluluwa ng lulupay-pay sa kanila. Nang magkagayon, nagsidain sila sa Panginoon at sa kanilang kabagabagan at iniligtas sila sa kanilang kahirapan. Patnubayan na huwag na. Pinatnubayan naman niya sila sa maguwin na daan upang sila'y magsiyakon sa bayang tahanan. O purihin ang mga taong Panginoon dahil sa kanyang kagandaan loob at dahil sa kanya ang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Sapagkat kanyang binigyan kasiyahan ng nananabik na kaluluwa at guntong na kaluluwa ay binusog ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patuloy kayo mag-usap sa aming sa pamamagitan ng iyong salita. Bigyan mo ng bukas na puso at isipan sa mga ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, no? Sa salitang ng Diyos na ating binasa, ngayon na itong idako ninyo ang inyong pansin, no? Idako ninyo ang inyong pansin doon sa salita ng Diyos, yung tinatawag natin, sino ba ang tatanggap ng pasasalamat? Sino ang tumatanggap ng ating papuri at pasasalamat? Ang angel ba? Hindi ato yung angel, dumataan ng Diyos. Pero ang pasasalamat at papuri ay sa Panginoon. The recipient of our thanksgiving ay dumataan lamang at ito ay nakakarating dapat sa paanan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Psalm 107:1, no, doon sa ating pinabasa ngayon, ang sabi nito, o mga pasalamat kayo kanino? Sa Panginoon, ang sabi niya, no, ang recipient ng ating pasasalamat ay ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti. At ang sabi rin sa verse 2, ang sabi sa verse 2, sabihin ninyong gayon na tinubos ng Panginoon. So, ang Panginoon ang tatanggap ng ating pasasalamat. At sabi nga, oh, give thanks to the Lord. Sa Panginoon natin lahat, ipaabot ang ating papuri at pasasalamat. No? Okay lang naman pasalamatan natin ng mga tao, gumawa sa atin ng mabuti. Mga tao na nagbigay sa atin ng biyay at pagpapala. Of course, pasalamatan natin sila. Pero tuntungan nyo lagi ng glory to God. No? Idugtungan ninyo lagi na ang papuri at pasasalamat ay sa Panginoon sa pamamagitan mo. Yan po yung lagi natin ipaabot sa Panginoon ang ating pasasalamat sapagkat anuman ang natamo natin sa lupa, ang sabi nga ng salita ng Diyos sa Bible, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa. No? Mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. No? Yun yung sinasabi, lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Pinadadaan lamang ito sa tao kung anino man. Kaya sa kanya dapat umabot ang ating pasasalamat. Lagi natin sabihin, no? Glory to God, papuri sa Panginoon lamang. Ayan, no? Sapagkat ang lahat ng ating tinatamasan ito ay galing sa Diyos. No? Kami yung mga bunga ng halaman, bunga ng mga inaalagaan natin. Ang sabi nito, the earth is the Lord and everything in it. No? Ang sabi nga, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan, no? Ito ay kaling lahat sa Panginoon. So, siya dapat ang recipient, sa kanya dapat umabot ang ating pasasalamat.
Magtatanong po kayo, naranasan niyo na bang hindi tumanggap ng pasasalamat kapag kayo'y gumawa ng mabuti o kapag kayo'y pinatigyan ng regalo o anuman? Naranasan niyo ba na hindi nagpasalamat yung tao yun? Ang bawat yung sa atin ay nakaranas, no? No? Eh, ano yung feeling kapag hindi ka nagpasalamatan? Hindi naman muna nga ng mabuti, pinatigyan mo, eh, hindi pa nagpasalamat sa'yo, di ba? Kahit na ayaw mo, of course, yan mo pa'y mararamdaman, no? Walang pasalamat yung tao. Hindi na makakauwi sa akin. Eh? Hindi na makakautang ulit sa akin. Eh? Hindi na makakaiwi ulit sa akin. Eh? Oh, pero yung pakiramdam, tao lang. Sabi na nila, no? So, of course, ang Diyos ay laging naghihintay ng papulit pasasalamat. Lagi siyang naghihintay ng papulit pasasalamat sa akin. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos, kaya tayo nilikha ng Diyos to glorify Him. Para papurihan siya, para pasalamatan siya. Kaya lagi siya naghihintay ng ating pasasalamat, no? Oo. Yun po ang dahilan kaya tayo nilalang ng Diyos para patuloy siyang purihin, patuloy siyang pasalamatan, no? Minsan niya, kahit bago kumain, eh, hindi pa yata tayo nakakapagpasalamat sa Diyos, eh, no? So, tiyakin ninyo na bago kayo kumain, ay magpasalamat kayo sa sa inyong kakainin. Salamat dahil meron akong apo na tinsan eh. Sa gutom ko, pagkakain ko, Lolo, hindi ka pa nanalangin ha? Ayun, no? Pinalalahanan ako ng Diyos at kumakita ng aking apo. No, simple lang ito, no? O, alam niyo yung mga madlong apo lang, ma? Kapatid natin na tunay na tumanggap sa Panginoon na mga karismatic at pentecostal, no? So, pagkakitin ko na, alam mo, pag sila yung kausap nyo, hindi sila nauubusan ng papuri, no? Laging praise the Lord, no? Laging pasasalamat pag nakausap mo sila. Pero minsan parang sobra-sobra lang sabi natin, di ba? Minsan nauntog, nadapa, nahulo, praise the Lord, no? Kaya naging pabiru na lahat yung praise the Lord, no? Pero kung tayo nagpe-praise the Lord, nagpapasalamat dahil talagang dahil sa kabutihan ng Diyos, no? Kung nagkaroon man ng masamang pangyayari sa ating buhay, magpasalamat tayo dahil mayroong mabuti pa rin gagawin ng Diyos. Hindi dahil sa karamdamang binigay sa atin. Kundi alam natin na mayroong gagawin ng Diyos, mayroong layo ng Diyos. Kaya pwede pa rin magpasalamat. Oo, no? Makakapulot pa rin tayo sa kanila. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Mayroon lang isang misyonerong ano daw eh. Misyonero siya na misyonero siya na charismatic actually, no? Merong naligaw doon sa lugar niya, naligaw doon sa kabundukang ganito, no? Nagmimisyon siya, naligaw. At hindi niya na alam kung saan ang papuntang bayan. No? Sabi ng misyonerong charismatic Christian, sabi niya, eh, sige, sabi niya, tutulungan kita, meron akong kabayo rito. Ayan. Gamitin mo muna hanggang sa makarating ka. Magaling itong kabayo na ito. Dadaling kami ito sa bayan. Oo. Kaya lang, ang kabayo ito ay aandar lamang siya pag sinabi mong praise the Lord. No? At tumitigil siya pag sinabi mong amen. Kaya ganun lamang ang pinapakunyan ng kabayo ito. Ang sabi niya, okay, tinandaan niya ngayon, no? Sige po, salamat po, Pastor. Nung nagawa ng Panginoon, no? Pinatay niya yung kabayo ngayon, no? Hiya! Sabi niya, ayaw mo lang ng kabayo. No? Naalala niya, amen pala. Parang wala, amen! Ang manda yung kabayo. Natuwa siya, amen, amen, amen. Bumilis ang kabayo, pero nakarating siya sa bangin. Amen ako, malapit ka siya sa bangin, no? Oo. At, sabi niya is that praise the Lord, no? Huminto yung kabayo ngayon, no? Sa praise the Lord. Ah, baliktad pala. Actually, baliktad ako. No? Praise the Lord pala yung pag-andar. Ganun sabi niya, praise the Lord, gumandar. Pag-ibig, huminto. No? Praise the Lord siya na nag-praise the Lord. Huminto nga yung kabayo sa bangin. At pag-ito, sabi niya, ha, praise the Lord. Alalahanin natin na magpuri tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs actually, in all your ways acknowledge Him. Sa lahat na ating ginagawa, ay acknowledge natin ito sa Panginoon. No? Napakahalagang malaman mo na lahat ng nangyayari sa ating buhay galing sa Panginoon. Magpasalamat tayo
magpuri. At alamin natin kung sino yung recipient, kung sino ang dapat natin papurihan. Hindi yung tao, hindi yung pastor, hindi yung kapitbahay mo, pero yung glory to God, kakabutihan ng Panginoon sa amin sa pamamagitan mo, no? Kaya nga dapat ang ating buhay sa pasasalamat at hindi natutuyo. Ayan, no? Dapat laging tuyo. Puyo. Ngayon naman ay idako naman natin ang ating pansin. Bakit tayo dapat magpasalamat? Ano ang mga dahilan ng ating pasasalamat sa Diyos? Ayan. What are the reasons why we need to praise and thank God? No? Kung tutukayin natin dito sa ating ano, no, sa salita ng Diyos, unang-unang dahilan, ang sabi dyan is that, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang sabi, no? So, dapat tayo magpasalamat sa Diyos for God is good. God is good, mga bata? All the time. Totoo that God is good and God is good all the time. Kaya kung all the time God is good, we must give thanks all the time. Diba? Dahil mabuti ang Diyos all the time, dapat all the time hindi yung pasasalamat. Kadalasan all the time ang kabutihan ng ating Panginoon, pero none of the time naman yung ating pasasalamat, di ba? Dapat all the time din, no? Yan, no? Yun ang dahilan kung bakit tayo dapat magpuno ng pasasalamat sa Panginoon, no? Oo. Oo. Well, alam niyo kahit sa Biblia nga, merong pinagaling na 10 ketong ng Panginoon, di ba? Oo, meron siyang pinagaling. Ilan yung bumalik? Isa lang, no? Sa 10, isa lang yung bumalik para magpasalamat sa Kanya, no? So, dito sa simbahan, sana lahat, no? Hindi isa lang ang babalik sa Panginoon para magpasalamat sa Kanya. Oo, no? Mahirap pang makita at malaman ang kabutihan ng Diyos para ipagpasalamat natin. Hindi, no? Ang sabi nga, God is good all the time. So we need to thank Him all the time. Dapat natin siyang pasalamatan lagi, no? At di tayo dapat nauubusan ng pasasalamat. Di tayo dapat natutuyo sa pasasalamat sa Diyos, no? Alam niyo kapag naubusan kayo ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos, mawawalan kayo ng pag-asa sa buhay. Meron nga, mahilig ako magkwento, meron nga ako naalala kwento ulit eh. Yung isang tao na naubusan ng pasasalamat sa Diyos, no? Nakatungay siya ng nais, isang tao nais magpakamatay, no? Tatanong sa bangin yung isang tao ito. Sabi niya, ako rin ay ubusan ng pasasalamat, pero nakita niya naawa siya sa tao magpapakamatay. So, kinausap niya yung tao ito, no? Kinausap niya yung tao ito, at sa maraming reklamo ng tao ito sa buhay niya, no? Sa maraming complaint sa buhay niya, sa kakulangan ng pasasalamat sa buhay niya, at naalala niya na siya rin ay nagkulang na sa pasasalamat sa Panginoon, desperado na rin siya, ang nangyari, hindi niya naligtas yung tao ito, no? Tumalo siya kasama yung tao. No? Hindi niya nakumbinsi, kaya nakumbinsi, kasi naubusan niya ng papuri, pasasalamat sa Panginoon, no? So, kapag nawalan ka ng pasasalamat, puro complain na lang, mawawala ang pag-asa sa buhay. Ang tao puspos ng pasasalamat sa Diyos, puno siya ng pag-asa sa buhay. Yan po yung tandaan ninyo, no? Kung wala kayong pasasalamat sa Diyos, kung tuyo-tuyo sa pasasalamat sa Diyos, huwag po kayong makipag-usap sa tao malapit na magpakamatay. Baka sumama kayo sa kanya. Ayan, no? Kung di siya kumbinsin, baka kayo yung makumbinsin. Ayan. Oh, tandaan natin na ang Diyos ay tunay na laging mabuti, no? At ang kabutihan ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang buktong anak na doon sa krus ng Kalbaryo ay namatay. Ang sabi nga sa Romans chapter 8 verse 32, ang sabi doon, no? Ang sabi rito, nangyala yung kanyang anak, pati deliver nila for us all, no? Ipinagkalog niya ang kanyang anak sa ating lahat, hindi niya ipinagkait ang ating anak
sa atin para tayo iligtas, no? At ang sabi niya, how much more that He will give us freely all things. Kung ang kanyang buktong anak ay hindi niya pinagkaikatin para sa ating kaligtasan, ang sabi ng Biblia, how much more, no? Kung hindi kayo pagkatanong sa atin ang lahat ng bagay. Ganun po, kabuti ang ating Panginoon, no? Ang kabutihan niya ay dapat lagi mong ipagpasalamat. He is good all the time, so you must praise God, thank God all the time, no? Oo, no? Minsan, siguro kung sa mga simbahan nila, pagkatawag ka na, oh, meron mga kayong testimony, meron mga kayong pagpupuri sa Panginoon, minsan isa, dalawa lang ang namalapit para magpasalamat sa Panginoon. Hindi dapat, no? Dapat ay lagi tayong handang magpasalamat sa Panginoon. Napakaraming kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Minsan meron akong nabasa. Sabi, kung may pagkain ka sa iyong mapagkainan, kung meron kang damit na sinusuot, may bahay kang tinutuluyan, kahit baro-baro lang, no? Pasalamat ka sa Diyos. Galing sa Metro Manila, ang daming nakatitulong.